So okay, hi guys, welcome sa aking channel. Kung bago ka lang dito, huwag mong kakalimutan mag-subscribe at click mo na rin yung bell button para lagi ka updated sa mga vlogs na ina-upload namin. At syempre, huwag mong kakalimutan i-like at i-share itong video na ito. At shout out nga pala sa lahat ng mga kapwa ko vlogger ng Tools and Power Tools. So sana minsan magkaroon tayo ng collaboration para makapagturo pa tayo ng maraming tools. So ngayon nga pala guys, ang ituturo namin sa inyo ang iba't ibang klase ng plies. Kasi may mga napapanood yung vlog na hindi nila alam kung yung long nose ba ay kasama sa tinatawag na plies. So ipapakita namin sa inyo dito sa vlog na ito yung iba't ibang klase ng plies na meron kami at iisa-isahin natin yan bago ang lahat. Ano nga ba ang ibig sabihin ng plies? So ang pliers nga pala ay nag-hold ng isang certain object, lalo na kung mainit, pwede itong mag-bend, mag-tighten, mag-cut ng mga wires. At iba't iba pang purpose nito, so ipapakita namin sa inyo yung iba't ibang itsura ng mga plies. Okay guys, so ito nga pala yung iba't ibang klase ng plies natin. Ipapakita natin sa inyo isa-isa lahat ng mga plies na yan at kung saan ginagamit. So okay guys, ang first set natin ng plies ay tinatawag na diagonal cutting plies. So pamutol siya ng mga wire. So meron tayo ditong brand ng Plyman, San Ames, Lofty, Stanley, at yung malita version ng Stanley cutting plies. So ako kasi guys, pag nagtetest ako ng ganito, tinitingnan ko kung matibay ito. Kasi alam naman natin na may mga mumurahing cutting plies na kapag nakakat ng matigas-tigas, nabubungi. So iisa-isahin natin yan sa pamamagitan ng pakong diuno para makita natin kung gaano katitibay itong mga plies na ito. Test natin yung Flyman. So pasensya na dun sa mga brand na wala pa, hindi kami nakakuha. Tingnan natin kung nagkaroon siya ng marka. Okay, so wala, matibay yung Flyman brand. Test naman natin yung Lofty. Kung gaano katibay. So, nakita nyo naman guys. Ayan. So, matibay din. Ito namang San Ames. Check natin. Okay. So okay din siya. Nagkaroon nga lang siya ng kaunting marka. Etong Stanley, matagal ko nang ginagamit 'to pamputol. So ganun sila katitibay. Ayan. Wala tayong makikitang marka na nagkaroon ng bungi itong mga cutting plies natin na ito. So bakit nga ba tinest natin sa pako para makita natin yung tibay? So hindi talaga siya ginagamit sa pako. Ako lang, sarili ko, tinetest ko siya kung gaano siya katibay. So okay, ang next natin na set ay tinatawag na combination pliers. So ganito yung itsura ng combination pliers. Medyo malapit-lapit siya sa itsura ng diagonal cutting pliers, pero ang pinagkaiba niya is meron siyang ipin at meron siyang pangkat. Yan. So test din natin kung gaano katibay ito. Oh yan, napakadali. Napakadali niyang pumutol. Test natin to. Ayan. Ang tawag ng iba dyan ay linesman pliers. So ang third set natin ng plies ay tinatawag na needle nose pliers, o mas kilala bilang tawag na long nose. So meron tayo ditong brand ng Ares, San Ames, Pilayon, Anonymous, di alam kung ano to, at Stanley. So napakatagal na ng Stanley ko na to, mga 8 years na sa akin yan. So kita naman sa itsura, may Flyman tayo at meron tayo ditong SKS brand. So tinetest ko yung mga yan kung gaano katitibay, kung hindi ba maghihiwalay.
yung kanilang mga nguso sa pamamagitan ng pagpihit ng mga bakal. So, kukuha ko ng bakal. Tetest natin yung tibay nila. Kasi merong mga long nose flies na kapag pinagpipihit mo to, naghihiwalay halos, nagtatabingi. So, to okay. Ito, hindi siya naghihiwalay. Okay din. Okay din. Okay. Mararamdaman nyo naman yan, guys, kung naghihiwalay yung nose nila. So, okay din. So, okay. Naka-ayos pa rin sila. Okay. Kasi, konting ganun mo lang sa mga local brand. No? Yung ganito niya, naghihiwalay na. So, yung isa nang kaganito, yung isa naman nakaganon. So, yun yung mga brand natin ng long nose. Fourth set natin ng plies ay tinatawag na slip joint pliers. So, ang tawag dito ay slip joint pliers at ang tawag naman dito ay tongue and groove. So, kaya siya tinawag na slip joint dahil yung pinaka-joint niya sa both sides ay nagagalaw. Pwede mo siyang i-adjust sa wide para kung ano man yung pipihitin mo, kung gaano man kalaki, ay kakayanin niya. So, okay guys, ang fifth set natin ng plies ay tinatawag na snap ring. So, ano nga ba yung snap ring pliers? Ito yung lock madalas sa sprocket na makikita. So, hindi natin siya matetest ngayon kasi wala tayo ditong snap ring. Meron tayo ditong open to close, close to open the bend. Meron din tayong open the bend to close. At meron tayo ditong combination. So, meron siyang apat na set. Ganyan, ito. Ito yung mga bend. Ito yung slight bend. Ito yung isang pair. So, ang paggamit nito na discuss ko na rin sa isa kong vlog. So, push mo lang yung pin para mapalitan mo siya ng bala. Then, pull mo yung pinakalock niya. So, kung gusto mo magpalit, mapapalitan mo siya. Ito naman yung para sa open niya. To close. So, napakasimple lang gamitin. Mas maganda yung ganitong set kasi apat na bala na yung meron ka. Hindi mo kailangan ng marami. So, ang procedure niya pagbalik, ganun din. Pasok mo yung lock. Push mo yung pin. Then, i-ice mo yung lock. So, ganun siya. Actually guys, ang flyman na gamit ko na siya minsan, may mga pagkakataon na napuputol yung pinaka pangkalas niya. Yung pointed na yan na ipapasok doon sa butas ng snap ring. So okay guys, yung 6th set natin ay tinatawag na vice grip. So ang vice grip nga pala ay merong ganito sa dulo, tinatawag na vice grip para makapag-lock siya. Actually meron tayong open dito, yan, Lofty Power. Meron tayong brand na Stanley, Lofty, Top Tools, ayan, Crossman. Yan yung tatlong brand natin ng vice grip. So, napakadaling gamitin ito, lalo na kung may kakalasin ka at hindi kakayanin ng combination pliers. So, para magbuka yung jaw, pipihitin mo lang to. Napaka-basic nito, guys. Tapos ganyan siya. Ayan. So, depende sa paggagamitan mo. Ngayon, kung nakalock siya, kasi may iba akong nakikitang gumagamit, na kapag nakalock ng ganyan, halimbawa, yan, bubuka niyang ganyan. Bubuka niyan. Pero pinaka-basic talaga dito is yung pinepress to para magbuka.
Yan. So ganun lang siya kasimple. At itong mga brand ng vice grip na to ay may mga na-test na ako dito. Actually itong Crossman, nabungian na ako ng ipin. Yan. Ito yung ipin, ha, hindi ipin ko. Yung ipin na ganyan, nabungi na yan. Meron akong ganyan dati. At may dalawang klase yan. So merong straight jaw, meron ding curved jaw. May iba't ibang klaseng handle, merong walang rubber, merong may rubber. So ayan yung mga klase natin ng vice grip. Okay guys, so ang last set natin ng pliers ay tinatawag na vice clamp. So hindi siya nalalayo sa C-clamp. Pero ang pinakaiba lang nito ay para siyang style vice grip. So ganyan lang siya. May pinipihit lang din siya dito para lumuwag at sumigip. So ganun din yung purpose niya. Kapag nakalak na, ito lang yung pipindutin mo para lumuwag na. Tulad nito, pihitin mo lang siya dyan. For example, nakaganyan na siya. Press mo lang yan para mag-release yung lock niya. So may iba't ibang klase yan. Ang brand nga lang pala na meron tayo dito is Plyman. So okay guys, yan yung mga set ng plies natin na ipinakita sa inyo. So salamat nga pala na marami sa panonood. At see you next vlog. At pasensya na hindi lahat ng klase ng plies ay naipakita namin sa inyo. Idadagdag na lang namin siya sa comment section para makita nyo yung iba't ibang klase pa ng plies. Kasi napakarami talaga yan. So thank you for watching at ingat layo lagi guys sa COVID-19.